viral ngayon sa social media, mga idol. Ang kuminto ng isang netizen na humihina daw ang kanilang kita sa tuwing nagtitibing ang batang Quiapo. At dahil dito, naglabas din ang post si Rindon Labrador. Bago ako magbigay ng kuminto, mga idol, panoorin muna natin ang video na ito. Binanata ng social media personality na si Rendon Labrador ang batang Quiapo ni Coco Martin. Matapos magreklamo ng mga tindera na sakop ng kanilang lugar sa taping dahil hindi na raw mabenta ang kanilang tinda dahil sa araw-araw na taping ng batang Quiapo sa Quiapo. Sa spot ng kanilang taping shooting, tila matumal at walang benta ang mga vendors dito. Hindi naman naiwasan na mag-react ni motivation speaker na si Rendon Labrador. Hayag ng social media blogger, istorbo sa mga naghahanap buhay ang shooting ng batang Quiapo sa nasabing lugar. Istorbo kayo sa mga naghahanap buhay dyan sa Quiapo. Itigil na ninyo yan, ani Labrador. Matatanda ang viral ang naging Facebook post ng isang netizen kung saan umangal siya dahil sa pagbaba ng benta nila dahil sa shooting ng batang Quiapo. Saad ni Abe Alain Canyeso. Dear FPJ, batang Quiapo, kung mag-shooting kayo wag naman araw-araw bumababa sales namin pag nandyan kayo Hayes Coco, hanggang kailan na naman kaya tong palabas mo? May mga nagsasabi din na binayaran ng management ng batang Quiapo ang mga tindera na aapektuhan sa kanilang palabas. Ngunit tanong ng vendors hanggang kailan mangyayari ang ganitong sistema sa Quiapo at nais na nila bumalik sa normal ang lahat. Inihambing naman ng mga netizens ang 7 taon na FPJ ang probinsyano ni Coco Martin at baka raw abutin ng 7 taon ang kanyang palabas na ito. Ngunit kahit ano paman panigurado gagawa ng paraan nito ni Coco Martin at hindi niya hahayaan na malugi ang kanyang kababayan sa Quiapo. May message sa akin na kayo hamunin ko raw ng suntuhan itong si Rendon Labading, no? Mga boss, mapapagod lang tayo dyan kasi dapat di na pinapansin yan. No? Kaya, kasi puro kachisma ka nang alam yan. Nakita niya naman, puro babae, pati babae, pinapakailaman. Buhay na may buhay, pinakailaman. Puro kachisma ka nang alam yan si Rending Labading, mga boss. No? Kaya, huwag yun na pinagpapansin yan kasi ang hiling yan, magpapansin. Kasi kahit anong gawin natin dyan kay Rending Labading, wala na pagbabago yan. Ganyan na talaga yan. Ang hiling makialam ng buhay na may buhay. So yan mga boss, wala akong balak na hamunin ng suntukan niyan si Rendon Labading, no? Dahil yan, hindi lalaban niya kahit ano gawin natin yan, no? Ay, pa. Ay, malay mo, di ba? Parang pek-pek gano'n na gano'n, no? Paano kami magsusuntukan? Puro babae yung pinapatulan. So yan mga boss, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta. Siyempre, sa Batang Quiapo, abangan nyo. Gabi-gabi, Monday to Friday, siyempre. 8 PM, yan, ang batang Quiapo. So, papunta na kami sa set. Pantanan nyo na yan, huwag nyo napansinin yan sa Rendon Labading. Papapansin lang yun, alam nyo naman. Nakita nyo naman, walang ibang ginawa, kundi magdadakdak ng magdadakdak kung sino-sino yung mga tinitira, buhay na may buhay. Napanood natin, mga idol, ang chismis at ang banat din ni Bus Bullet ang pumanggagiba tungkol kay Rendon Labrador at tinawag nga niya itong Rendon Labading. So, grabe. Sinabi nga ni Boss Bullet na huwag na natin itong pansinin si Rendon Labrador kasi nagpapansin lang daw to at kumukuha lang ng atensyon sa social media kahit ano-ano na lang binabanata, mga babae, kahit kung sino-sino na lang. Tungkol naman sa isyo itong taping ng ang probinsyano sa Quiapo ay nakadisturbo at humihina daw ang kita na nagtitinda doon. Mayroon din naman nagsasabi na lumakas ang kita nila dahil marami ang taong dumadagsa sa tuwing nagtitiping ang probinsyano. So di natin alam kung ano talaga ang totoo. Pero para sa akin mga idol, wala naman akong nakikita ang problema dito eh. Kasi itong si Coco Martin, before sila gumawa ng eksena dyan sa Quiapo, lahat kumpleto ang papilis nila eh. Nagbayad sila kung ano ang binayaran nila. Lahat dyan, kumpleto talaga. Legal lahat ang ginagawa nila dyan. Siguro kung may magreklamo man na mga tindero na humihina ang kanilang kita, wala na silang magagawa dyan eh. Kasi hindi naman illegal ang ginagawa ni
Coco Martin o ang probinsyano dyan na magtiping. At hindi naman araw-araw sila dyan sa mismong may nagtitinda, nagtitiping eh. Lumilipat naman sila ng location. So, wala akong nakikitang problema dito eh. At may mag-comment pa nga na mas lumakas ang kanilang kita dahil marami ang taong dumadagsa sa tuwing nagtitiping ang probinsyano. So, siguro itong mga comment na ito ng mihinang kita, siguro mga gawa-gawa lang to. Iwan ko lang talaga. So kayo mga idol, ano masabi nyo sa issue na naman ito at ano masabi nyo sa banat ni Rindon Labrador na dapat daw hindi na tawagin na batang Quiapo kundi disturbo sa Quiapo na daw ang tawag sa pelikula. So paki-comment lang yan sa baba at para sunod natin video. Masalamat.